matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Congratulations, Radyo Pilipinas 738 AM. Dahil pasok po tayo sa 8th spot sa July 2021 RAM Mega Manila Top AM Radio Stations. Ang tagumpay na ito ay tagumpay rin ng bawat tagapakinig na nagtitiwala sa aming serbisyo at naniniwala sa aming pagbabalitang hatid lagi ay tamang impormasyon. Makakaasa kayong hindi kami titigil na labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Kami ay laging handa na ilapit sa inyo ang gobyerno at ibigay ang mga nararapat na pagtugon sa anumang panahon, may pandemya man o wala. Muli, aming taus-pusong pasasalamat mula sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila.
Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Thursday, August 26, 2021. Uy, marami mga kaganapan po ngayong araw nito, ha. Siguro mamaya po ipag-usapan po natin na patungkol po sa larangan po ng politika dito po sa Pilipinas. Dahil nga, habang meron po mga statements galing po kay Mayor Sara, na statement po galing po kay Pangulong Duterte, statement po galing po kay Senator Bongo, ngayon, nanganak at nanganak na ho ang mga statements dahil nga po may mga perception na kesyo hindi daw tatakpo yung isa, kaya tatakpo po siya. So mamaya po, ipag-usapan natin ito. Medyo naguguluhan na rin po ako. Pero mamaya po, marami po tayong inimbitahan patungkol po dyan sa usapin ng politika. Pero dito muna tayo po sa breaking story po. Naalala ho ninyo yung pong pulis na namaril ng dalawa katao po dyan sa Panikit Tarnak na si Staff Sergeant o dating Staff Sergeant Jonel Nuesca, abay meron pong resulta na ho ng hatol sa kanya ng ating pong lower court, yan po sa Tarlac. Ito po siya, no? Kung maalala ho ninyo, ito po yung eksena ng kagimbal-gimbal po ang pagpatay nito. Walang kagatol-gatol, wala hong katakot-takot pong pulis nito nang namaril noong pong December 2020. At ito po ay naihain pong kasong murder laban po dito kay Staff Sergeant Jonel Nuesca. Para hingi po tayo ng update patungkol po dyan sa usapin ng pagpatay nito pong si Jonel Nuesca. Makakasama natin ang PTV correspondent natin, walang iba kundi si Patrick De Jesus. Patrick, magandang hapon sa iyo. Yes, Alex, magandang hapon. Ito nga, yung hatol, ano? Okay, nag-uusapan na rin natin yung hatol kay Jonel Nuesca. Ang hatol po, mga kababayan, guilty beyond the reasonable doubt dahil nga dito sa pagpatay o sa pagbaril sa mag-inang Sonia at Franca Anthony Gregorio doon sa Panikit Tarlac noong December 2020. Babasahin ko lang yung naging hatol nga ng Korte, Alex. Ang hatol, guilty beyond reasonable doubt dahil dito sa krimeng 2 counts of murder. At si Nuesca ay papatawan ng parusang reklusyon na perpetua, no? Dahil dito sa 2 counts of murder at pinagbabayad din si Nuesca ng higit 900,000 pesos o tig 476,280 pesos sa bawat kaanak o sa mga kaanak ni Frank at Sonia Gregorio. Nakausap na natin, Alex, yung isa sa mga legal counsel ng pamilya Gregorio, si Attorney Roland Intig. Siya nga, personally, nagulat daw dahil naging mabilis yung pagbibigay ng hatol ng korte dito kay Jonel Nuesca. If we can remember, December 2020 nga nangyari yung krimen. December 20, 2020 to be exact. At ngayon ay August 26, 2021. So 8 months lang. Napakabilis nung naging proseso para nga mabigyan na ng hatol ng na-guilty itong si Jonel Nuesca. Actually, Alex, bago tayo umere, ay kakakausap ko lang sa anak ni Sonia Gregorio, si Mark Anthony o Mark Christian Gregorio. At ipinapaabot nga niya yung pagsalamat ng kanilang pamilya para sa mga sumuporta, sumubaybay dito sa kasong ito ni Jonel Nuesca. At malaki rin yung kanyang pasasalamat dahil nga napakabilis ng proseso dito sa pagbibigay ng hatol. Mamaya, Alex, susubukan natin makapanayam yung asawa ni Sonia, yung anak o yung tatay ni Frank, si tatay Florentino. Oh, yung asawa. Asawa ni Sonia at tatay ni Frank Anthony. Kakapanayam din natin sila mamaya. Siya mamaya, Alex. At ayun, Alex, ito nga nagpapakita, sabi na rin ni Attorney Roland Intin, na may hustisya pa rin sa bansa. Mm-hmm. At patuloy lang tayong magtiwala sa hustisya, sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. Alex. Okay. So bukod sa reklusyon perpetua na ipinataw ng judge dyan sa Tarlac,
Ano pa mga kakailanganin pang ano, may pagbabayaran pa siya mga moral damages ba, Patrick? Yes, tama ka dyan, Alex. Higit 900,000 pesos nga yung kailangan bayaran ni Junella Anduesca. Tig 476,280 pesos sa mga kaanak ni Franca Anthony Gregorio at Sonia Gregorio. Okay, at ano ang sabi ng hukuman? Ano ito? Automatic? Dadalhin siya sa Bilibid kagad or mananatili muna sa dyan sa Tarlac? Sabi ni Attorney Roland Inting ay titingnan pa nga nila kung ano yung magiging proseso pagkatapos ito. Pero definitely ay doon nga siya dadalhin sa Bilibid Prison para kung saan niya pagsisilbihan yung kanyang parusang reclusion perpetua o life sentence, sabi ni Attorney Roland Inting. Oo, biruin mo, kagulat-gulat nga to, no? 8 months lamang. Ano bang ano, di ba nasubaybayan mo to, ano no? Nasubaybayan mo itong kasong ito ni Nuesca. Siya ba ay nag, sa arraignment ba niya, guilty ba siya o not guilty? Actually, Alex, nag-plead siya ng not guilty noong February. Actually, nagpunta ako nung hearing niya. Yun yung pinlead niya, not guilty. Pero ngayon, yung hatol nga is guilty. At kung matatanda natin, Alex, bakit ba ito nalaman ng buong mundo? Dahil doon sa cellphone video ng aktwal na pumaril ni Junel Nuesca doon sa mag-inang Gregorio. At sabi nga rin ng mga abogado o ng legal counsel ni ng pamilya Gregorio, ay napakalaking bagay nitong video na to. Pati na rin yung pagtestigo nung batang kumuha ng video. So dahil nga Alex, madagdag ko lang din, dahil may hatol na Alex, sinabi rin pala ni Mark Christian na mas panatag na sila ngayong pamilya. Dahil nga kahit papaano, ay may hatol na dito kay Junel Nuesca. Oo, tama yung kunwento mo, Patrick. No, ito yung mga larawan na gumimbal sa buong Pilipinas at hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. No? Dahil dito mo makikita kung gaano ka-trigger happy itong pulis na ito at hindi natin malaman kung anong pinag-ugatan. Ano ba pinag-ugatan nito dahil sa away sa lupa ba ito, Patrick? Alex, kung babalikan nga natin yung istorya, si Frank daw noon ay nagpapaputok ng boga. Yo. At naingayan nga daw itong si Junella Duesca. At doon na naungkat yung... marami na palang pinag-aawayan itong pamilya Gregorio, pati na rin si Junel Nuesca. At kabilang nga dyan, yung away sa lupa o yung right of way doon sa kanilang tinitirhan. Dahil yung lupang kinatitirhan ni Junel Nuesca ay binili niya mula doon sa pamilya Gregorio. At mula nga doon sa simpleng pagpapakutok ng boga, naungkat yung maraming away. Mm-hmm. At yun na, biglang nangyari yung karumal-dumal na krimen na yun na kumuha sa buhay na mag-inang Gregorio na nakakalungkot talaga. At sa ngayon, panigurado ko lahat tayo masaya dahil may justisya na finally dito sa kasong ito. At napabilis, no? Dahil dati mga kasong lalo na't mga pulis ang involved, abay inaabot po ng siyam-siyam at walang talagang justisya na kukuha. Pero dito, tiyak na meron talaga ho, gumagana ang ating paggulong ng justisya dito, Patrick. Yes, sabi nga ni Attorney Roland Inting, sa 43 years ng practice niya ng law, ay ngayon lang niya na-experience itong napakabilis. Within 8 months, may hatol na sa ganitong uri ng heinous crime. Oh, ang nakakagulat dito, Patrick, biruin mo, kung sa arraignment pa lamang ay sinasabi nitong Sinuesca na siya po'y not guilty, pero kitang-kita sa ebidensya na may video na talagang pinatay mo ang dalawang ito, ibig sabihin niyan, medyo may tama ang utak nito, pulis na ito. Actually, Alex, sabi ni Attorney Roland Inting during nung sa mga hearing, ang sinasabi daw ni Nuesca, hindi niya alam bakit nagawa yun. Parang dumilim lang daw yung kanyang paningin, kaya niya nabaril yung mag-ina. Pero regardless, hindi katanggap-tanggap yon na dahilan. Maging sa hukuman, hindi yan tatanggapin, Alex, na dumilim ang paningin mo para lang bumaril ng dalawang tao ito at... yun nga, namatay sila dahil doon sa nagawang krimen. Siguro, pasalamatan natin dito ang prosecution, no? Dahil nailatag nila ng maayos ang mga ebidensya. Dahil nga, mahirap nga patunayan na murder ito, no? Dahil nga, pag murder, meron kang intention na pumatay. Diba? Ibig sabihin, meron kang premeditated plan na gawin mo itong krimen na ito. Maaring pwede pang bumaba sana yung kaso niya, no? As
homicide lamang, pero ito'y napatunayan na talaga meron ka talagang plinano mong pinatay itong dalawang ito. Yes, Alex, tama ka dyan. Kaya nga nagpapasalamat din yung pamilya Gregorio, pati na rin yung mga legal counsel dito sa mga judge, sa mga humawak nga nitong kaso ni Junel Nuesca. Para nga, finally, meron ng ganap na kaparusahan doon sa kanyang nagawang krimen. Ngayon, at ang kasabihan nga, no, nung inilagay na sila sa huling hantungan, itong dalawang namatay, hindi na isama ang hustisya ho doon. Nandun pa rin nanatili at nakamit nga nila itong hustisya. Pero kailangan pa rin natin magbantay dito, Patrick, ha, dahil baka meron pang gagawin na appeal-appeal yan, tapos baka hindi pa dadalhin sa ano, at bibigyan pa ng special VIP treatment pa yan sa Bilibid. Ayan, babantayan natin yan, Alex. Kaya nga sabi rin ni Mark Christian, yung anak nga ni Sonia at kapatid ni Frank, talagang maibigay yung karapat-dapat na parusa dito kay Junel Nuesca, kahit nga medyo panatag na sila dahil nabigyan na yung hatol, pero isa rin yan sa babantayan nga rin natin kung ano yung magiging proseso pagkatapos nito, kung talagang pagdudusahan ni Junel Nuesca yung kanyang nagawang krimen. Dapat lang, pagdusahan niya ito, Patrick. Anyway, mamaya babalikan ka namin kung makukuha mo na ang panayam sa pamilya ng biktima, at ibabalik ka namin dito sa programa ko sa Walang Sinasanto dito sa Radyo Pilipinas. Patrick, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Alex, at para sa PTV, para sa Radyo Pilipinas, ako po si Patrick Desus. Si Patrick Desus po yan, ang senior correspondent po ng PTV. Antabayanan niyo rin po ang kanya pong ulat mula po dyan sa amin pong newscast mamaya pong alas 6 ng gabi sa Ulat Bayan, ha? Mamaya po yan sa PTV. Okay, inaantay rin po natin ang magiging pahayag po ng VACC at maging sa Philippine National Police, dahil nga po kagawad ito ng ating pong pambansang pulisya. Ano ang masasabi ho ng ating pong PNP, lalo't higit ito, may hatol na. Ha? So magiging leksyon ito para sa ating mga kapulisan na huwag na hong gumawa ng masama, at huwag ho kayong manakit ng inyong kapwa Pilipino na walang kalaban-laban, lalo't kayo po ay may mga armas. Mamaya po, antabayanan po natin yan. Okay, habang nandito na ho tayo, usapin politika na ho tayo, dahil nandito na ho, walang iba kundi ang tagapagsalita ng hugpong ng pagbabago, walang iba kundi si Governor Anthony Del Rosario. Maayong hapon, Governor. Mayong hapon, Alex, and mayong hapon din sa ating mga televiewers and radio listeners. Opo, Gob, siguro batid na ho ng ating po mga kababayan. Ito po naging pahayag po ni Mayor Sara with regards po doon sa usapin ng ano ba ho ang magiging plano ho niya. At the same time, nag-react rin po siya tungkol po sa kanya pong ama na tatakbong vice president, at the same time yung tandem ng Go Duterte. What's the real score po ba sa inyo pong partido na hugpong ng pagbabago po, sir? Well, gaya ng sinabi natin noong araw, Mayor Sara will make her decision at the proper time, no? Whether or not to run for president. And nabanggit po niya na she will make that announcement sometime October during the period of filing ng certificate of candidacy, no? So, yun po ang maliwanag na mensahe ni Mayor Sara. And of course, base din sa kanyang sa statement natin, no, ng HUNP, nirerespeto natin ang proseso na dinadaanan po ni Mayor Sara. And of course, we do not want to pressure her to make a decision until she's ready to make that decision herself, no? And of course, we also would like to request that other parties, no, other political parties also respect the wishes of Mayor Sara, and respect also the process that she's undergoing right now, no, the process of discernment. And yun lang siguro ang mensahe na importanteng malaman ng mga kababayan natin, no, from the point of view of hugpong ng pagbabago. Oho, at Governor, siguro masyado pa kasing maaga, no, kung ano po magiging pasya ho ni Mayor Sara, dahil kanina ipaparinig ko po sa inyo ang naging pahayag po ng Malacañang with regards po sa pasya ni Pangulong Duterte na tatakbo pong Vice President, dahil nga daw ho hindi pa daw ho nagiging pinal ang posisyon ni Mayor Sara to run for President. Kaya ito po, pakinggan muna natin po, Governor. At so 5:46 kahapon po ng hapon, ito po ang huling mensahe ng Presidente tungkol sa issue ng politika.
things are clear now, I will run as Vice President. So yun po, Governor. So any comment on that? Dahil nga, pinagpapalagay, parang ang perception kasi yung na Malacanang, dahil nga wala pa hong direktang statement ang ating pong butihing mayor na siya'y tatakbo, kaya most likely, ang tatay tatakbo dahil ayaw daw nilang magkaroon ng dalawang Duterte yung tatakbo for higher position. Your comment on that, Governor? Alex, alam mo naman na nabanggit na rin ni Mayor Sara yan previously, no? And I think I also reiterated the same thing, that Mayor Sara and HNP will support the decision of President Digong Duterte, no? So if he is decided to run for vice president, of course we will support it, and I'm almost 100% sure that Mayor Sara will support also her father if he decides to run for vice president. I think ang importante lang dito is wag lang. I think what Mayor Sara is trying to impress is that she will make her decision at her own time. Yun lang naman po, no? Ang nakikita ko po dito is even kami po sa HNP, ayaw din namin na pinipilit namin siya, no? Mm-hmm. And because we respect the process, again, I will just repeat it again. Mm-hmm. I will say it 1,000 times. We just have to respect the process that Mayor Sara is undergoing right now. It's not an easy task to be president of this country. As a matter of fact, even President Digong himself has already said in numerous occasions that he would prefer that his daughter not run for president because nga napakahirap ng trabaho ng presidente, maraming problema ang ating Pilipinas, ang ating bansa, maraming intriga sa mga taong hindi sang-ayon sa mga ginagawa ng administrasyon. Mm-hmm. And all of these things, it's not something that a father wants their daughter to undergo, no? And that is why Mayor Sara has to undergo her own process of in order to determine whether or not she wants to continue on as mayor of Davao City or take up the bigger challenge and run for president of this country. Oho. At Governor, siguro let's walk through dun po sa kanya pong naging pong statement po, ha. Marami nagsasabi na itong statement po ni Mayor Sara was parang pinapakita ho niya dito na independently he can decide on her own. Parang ganun, 'di ba? Tama po bang ang description po ng ilan po nating mga kababayan po, Governor? Nabanggit na rin natin 'yan, Alex, in previous statements or previous interviews that I have given. Yeah. I have worked with Mayor Sara personally, no? And I have seen that she really has her own mind. Yeah. I have also seen her work with her father. And talagang may sariling pag-iisip po si Mayor Sara, no? While she respects her father, siyempre yan ang pagmamahal ng isang anak sa isang amahan. Mm-hmm. But it still doesn't change the fact that she has her own mind and she will speak her own mind. Yeah. Even with her father, no? Kung hindi siya sang-ayon sa sinasabi ng isang tao, including her father, she will say so. That is how open, outspoken she is. No, she will really say what she's thinking, and that's really her characteristic. No, and we respect her for that. Mm-hmm. So, unti-unti nakikita ng taong bayan dito, Governor, kung sino po si Mayor Sara, para at least maintindihan nila, no, kung saan po nanggagaling po ito pong alkalding ito. Hindi po siya nag-decide at wala hong nag-decide para sa kanya for the political position. Tama po ba ako, Governor? Yes. In my statement, I've said it also that Mayor Sara will make her own decision and no other political party, including HNP, will dictate on what she should be doing in 2022, no? Hindi namin po pinipilit si Mayor Sara. Kung hindi niya gustong tumakbo bilang presidente, then we will respect that, no? I think that's the whole point of the message, really, no? That just give her the space that she needs, just give her time to undergo the process that she needs to undergo,
And in due time, we will eventually know whether or not she's running for mayor of Davao City in 2022 or president of the Philippines. Governor, what will trigger her to run? Sa tingin ho ninyo, dahil matagal mo na ho siya nakilala, ano ang sa tingin ho ninyo that will think na, ay, sige, papasukin ko ito. Dahil nga, may clamor, merong grupo na nga ngayon nga ho na governor, yung hugpong para kay Sara is really asking her na, Mayor, daga na, pagdaga na. Ano po ang magti-trigger dito? Napakaraming factors yan, Alex, no? You cannot just pinpoint it to one or two factors, no? Of course, a major factor there would be the surveys. Uh-huh. Number two, of course, is the clamor of the people, no? Because sometimes, alam naman natin sa politika, kuminsan may mga nagsasabi na dapat tumakbo ka, pero in reality, pag nagsabing tutakbo na, biglang mawawala, no? May ganun scenario, no? I've seen that so many times, no, in every elections. And I think Mayor Sara wants to be sure that the people who want her to run are really going to be behind her when she decides to run in 2022. Of course, there's also the factor of the family, di ba? Hindi naman pwedeng hindi niya makukuha ang suporta ng pamilya niya. Napakahirap mangampanya, napakahirap maging isang presidente kung sakaling mananalo po siya. Mahirap po maging presidente kung hindi suportado siya ng pamilya niya, no? So again, this is also another important factor. She needs the support of her family. Yeah. So marami pang ibang issues yan, sir, no? And unfortunately, I cannot pinpoint all of these issues because kahit si Mayor Sara mismo, hindi naman talaga niya sinasabi sa amin lahat ng mga factors na kinoconsider niya, no? So again, as I said, we'll just have to respect her process and give her the space that she needs to decide with regards to her plans in 2022. Opo. At Gob, kung wala pang desisyon si Mayor Sara for the presidency, meron na ba kayo na inaay sa hugpong na pagbabago for the vice president position and also senatorial lineup? Meron na ba? Wala pa ho, no? Again, inaantay po namin ang aming chairperson kung ano magiging decision po niya. Again, everything has a process, no? Including the selection of vice president and senatorials. May proseso po yan. And we cannot put the cart in front of the horse, di ba? So we have to wait kung anong po magiging decision ni Mayor Sara, and then we will proceed after she makes that decision. So again, unfortunately, I cannot give you any new information, no? Pareho lang, parehas lang gapo, no? It's the same information that I gave you the last time you interviewed me. Yeah. But that's the reality, no? We don't want to pressure her. We want to follow a process. And the start of that process is really the decision of Mayor Sara pagdating po sa 2022. Okay, siguro last na lang siguro po, Governor, your message na lang po sa mga nangandoy na mudagan si Mayor Sara. Ano pong mensahe niyo po sa kanila? Go ahead, sir. Well, again, to all our supporters, pare-pareho lang po tayo nag-aantay. Pareho-pareho po tayong nagdadasal na sana po tumakbo po si Mayor Sara sa 2022 bilang presidente, no? But again, we just have to be patient. We just have to respect the mayor as she undergoes her process of discernment, no? Uulitin ko po, hindi po madaling maging mayor, hindi po madaling maging governor, at mas lalo nang hindi madaling maging presidente ng Pilipinas po. And that is why napaka-importante na pinag-iisipan po na maigi ni Mayor Sara kung talagang gusto niyang tumakbo bilang presidente or babalik po siya sa Davao City at tatakbo bilang mayor. So again, let's not pressure Mayor Sara. Let us just wait for her to make that decision when she is ready to make that decision. Okay, well said, Governor. Dagang salamat at amping-amping kanunay po, Governor. Thank you, sir. Amping sad. Ugmayong adlaw kaninyong tanan. Thank you, sir. Si Governor Anthony Del Rosario po, tagapagsalita po ng hugpong ng pagbabago ang partido ho ni Mayor Sara Duterte. Thank you, sir. Ingat po. Okay, with that, magbe-break lang tayo sa ating pong pagbabalik. Balik tayo doon po sa usapin nito pong nangyari po dyan sa Tarlac dahil makakapiling ho natin si Boy Evangelista, ang Pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Meron po silang statement
ukol ho dito sa napakabilis pong pagkuha ho ng hustisya nitong pong pamilya na naging biktima ho nitong si Nuesca, police na si Nuesca. Magbabalik po tayo, oras, 1:25 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman ako, Pops. Kalma kina, kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma kina. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma kina, kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Okay, 1:27 na po ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood po sa Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Balikan po natin, ha. Hinatulan na po ito pong si dati pong pulis na si Staff Sergeant Jonel Nuesca ng lower court dyan po sa Tarlac, ha? Ang kaso ho niyang 2 counts of murder dahil po sa pagpaslang po niya, binaril ho niya noong pong December 2020. Kung maalala ho niyo dyan po sa bayan po ng Panikit sa Tarlac. At hinatulan po siya na makakulong pong ng habang buhay, reclusion perpetua dahil po guilty dito po sa kaso pong 2 counts of murder. Para makakuha ho tayo ng reaksyon, makakapiling ho natin ngayon, walang iba kundi ang Pangulo ng VACC, Volunteers Against Crime and Corruption. Walang iba kundi si Ginong Boy Evangelista Caboy. Magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Alex. Opo. At ano po nagiging reaksyon ng inyo pong grupo, VACC? Dahil parang 8 months lamang ho, mabilis pong nalitis at mabilis pong naglabas ho ng parusa laban ho dito sa pulis na namaril po, sir. Oh, tama yan, Alex, no? Kami ang grupo namin, nagagalak, natutuwa, no, doon sa speedy resolution nitong kaso nito. So, it is sending a very strong message sa police scalawags or yung men in uniform na ano, no, na pag nag-commit sila ng mga ganitong ano, actions, talagang merong certainty of arrest and conviction. At ito nga, nakita natin dito, matagumpay, ano, at yung pillar of criminal justice is still working dito sa ating bansa. Kung saan, tama po kayo, December 20, 2020, nangyari po ito, no, kung tama yung mathematics ko, parang 8 months lang, ano, last August 20, may conviction. So, dito kami natutuwa. Kasi alam mo, Alex, yung grupo namin talagang punong-puno rin ng frustrations, no, sa mga similar cases na ganito. Mm-hmm. Kung saan binabantayan namin yung NAPOLCOM, Internal Affairs Service. Marami kami ganitong kaso hanggang ngayon. Wala pa. No? May isang police major nga kaming may kaso dito sa Rizal, rape yun. Na-promote pa from major to colonel. Ang dinadahilan nila, hindi naman kami nagkukulang ng follow-up, ang dahilan lagi nila ay yung presumption of innocence. Hanggang walang conviction, tuloy-tuloy yung position nila and then they can apply for the next rank, no? So, pag ganun talaga, syempre para sa biktima, nawawala yung retribution, yung pag-asa at kung anong ginawa nung tao walang kabayaran. So, kaya to we fully support, salute itong members ng korte o levels ng court, and I hope masustain to up to different levels. I'm sure automatic ang dito
a motion for reconsideration, but we are vigilant, hoping na tong conviction na ito will finally reach yung Supreme Court with the same finality of judgment. And after doon, alam mo naman Alex, ang bantayin naman natin dito yung pang-apat na pilar ng criminal justice, yung correction, no, yung bucor, yung correction. So na doon tayo, yung certainty na isi-serve niya, yung service of sentence na 40 years or yung reclusion perpetua, yung life sentence na dapat hindi siya makapag-avail ng good conduct time allowance dito. Oo nga. Oo. Okay. Kasi go ahead, Kuya Boy. Kasi the only time na talagang yung conviction saka yung hustisya makukuha ng mga biktima pag nakita nila nasa nakakulong na pinagsisilbihan nga niya yung service of sentence niya without any benefits of parole or special treatment or VIP and yung conduct time allowance na pwedeng gamitin. So ang grupo namin nagbabantay diyan. At salute din hindi mapapatawan siya at hindi siya makaka-benefits dito sa GCTA dahil nga heinous crime itong ginawa ho niya dahil murder po to. Tama. Yun yung nabago natin doon. Kung matatandaan nyo, nung Senate hearing, kung saan pinalakay nga yan, na binago nila yung batas. Because yung batas na yan was designed, crafted by no less than si Senator Miriam Defensor, kung saan with all good intentions. But then, ang nangyari doon sa implementations, nadadaya yung mga credits na gamit. Actually, ang na-grant niyan is 1,900 something, almost 2,000 PDLs, yung persons deprived of liberty. Buti na lang nahabol natin that time. It took us 9 public hearings sa Blue Ribbon Committee yan, 2019. Diyan lumitaw lahat, no? Yung mga special treatments ng mga PDLs from cell phones to special visits and alak, drugs, lahat lumabas po dyan. Okay. So, Aboy, siguro dahil tayo nagulat rin no, na napakabilis po ang paglabas po ng promulgation po dito sa kaso ni Nuesca. Masasabi ba natin na from now on, wala na ho yung mga tinatawag na justice delayed and justice denied? What's your Of course, yung grupo namin is hoping for the best again. Ano? This is a good example. Kaya nga, this is sending a very strong message. Yung certainty of prosecution and conviction is fast. Kaya nga yung isa daming proposal nga sa batas na if they can create a law or isang korte, special court, that wala pong gagawin to kung hindi lang mag-try na mga men in uniform, police scalawags, para ma-fast track to. Wala silang opportunity to harass, mm-hmm. ayusin yung kaso, and yung to influence the case. Kasi pag ang mahaba ang kaso, alam mo, nanghihina yung complainants, yung mga state witness, nawawala, natatakot, napapatay. And pati yung mga complainants nanghihina rin kasi nga sa tagal napapagod at syempre yung takot doon sa mga men in uniforms na nandiyan yung harassment. So ito yung creation of a special court for these men in uniform. Yun lang talaga. Sana merong maggawa niyan, mag-sponsor o by law na talagang itong mga assigned prosecutors dito and mga judges, ito lang ang tututukan. Para nga speedy trial, para hindi na sila makagawa ng mga paraan, mga remedies, no, legal remedies or out of the box remedies para matakot mapagod na lang yung mga complainants, victims. At Cowboy, isa rin siguro sa masasabi nating susi ho dito para mapabilis po ang paglitis ang kaso ay yung pong video, no? Kung wala siguro yung video, naku po, baka mahirapan pong ma-establish po ang kanya pong pagiging guilty ho dito. Tama po ba ako, Cowboy? Oh, tama yun, no? Kasi yung material evidence is glaring, no? Buti na lang na nag-testify din yung mismong may-ari ng video na kung saan kanya yung video, siya yung kumuha. So, itong mga ganito, masyadong material yung evidence. Corroborated pa rin doon sa kumuha. But then we are hoping kahit na walang ganito mga material evidence na napakalakas,
sana yung ano no yung mga magkaroon din ng very high rate of conviction based on CCTV, mga corroborated statements and ano no, but then talagang natutuwa kami kasi ito yung mandate nila is to protect and serve, tapos pinag-aral natin, tinaasan ang sweldo, mm-hmm. and still kaya pa nilang gawin yon. At dito nakita rin natin yung impunity of violence nung tao na kung saan pala ito eh marami recidivist din, napakaraming kaso nalulusutan niya, may previous cases din siya, similar cases, yun nga again going back to sa presumption of innocence na ini-invoke nila ng organization at nung mga pagmagalingang abogado eh talagang nadi-dismiss or ongoing nadi-delay nila until nakagawa na naman ng ganitong karumal-dumal na ano no, krimen, Alex. Okay. Kaboy, ipasok natin dahil nasa linya ngayon po si Tatay Florentino Gregorio. Ito po yung asawa ho ni Nanay Sonia. Ito po yung ama ng anak rin na napatay, Kaboy, no? Tawagin natin Tatay Florentino. Magandang hapon po sa inyo, sir. Hello po. Magandang hapon po. Opo, si Alex Santos po. Kasama ho natin si Boy Evangelista, pangulo ho ng VACC. Tatay, ano po ang naging reaction po ng buong pamilya dito sa paghatol po ng habang buhay na pagkakakulong po dito sa pumatay po sa inyo pong misis at sa inyo pong anak? Yung mga ano ko naman po, medyo nasiha yung naging hatol niya po. Talagang pagdudusahan niya yung mga ano, yun nga, nakamta na namin ng hustisya, yung mga pamangking to, mga ano ng asawa ko, natutuwa po. Ganun nga naging hatol. Napabilis ang kanyang pagano sa 8 buwan. Mm-hmm. Opo. At sa tingin ho ninyo, Tay, ay sapat na ho ba itong hatol na naigawa do kay Nuesca or may kulang pa? Sa akin naman po, kumbaga sa ano, ang Diyos, nagpapatawad. Napatawad naman po namin. Pinasuggest na nga lang po namin yan. Kami pa po, kung ano naging decision ng hustisya, talagang gano'n. Pagbitaan niya na lang po yung ibinigay sa kanya. Opo. Gano'n na lang po. Opo, opo. Kumusta naman po ang inyo pong mga kasamahan po sa pamilya po? Kumusta? Ang inyo pong iba pang mga anak ko ninyo? Ano pong reaksyon nila, sir? Natutuwa nga po dahil sa ano nang hato, gano'n pong yun ano, nilabasan na mapakabilis din po dahil natutuwa po magiging normal na rin yung ano namin dahil ako makapagtrabaho na po rin siguro dahil yan po ang ito, yung pagbaba ng hatol na yan, makapagla na po siya. Eh, ipapasalamat ako dahil yun nga, na nakating na rin natin yung hinahangad namin ano, ngayong araw na ito. Opo. Opo. Ano, naging papasalamat din mga anak ko saka yung mga ano lang misis ko dito, yung mga kapatid. Opo. Tatay, kayo po ba'y nagulat na napakabilis pong paglitis ang kaso, no? Umabot lamang ho ng 8 buwan, kulang-kulang, di ba? Yun nga po, parang natagalan pa nga po kami, pero pinakamabilis na po pala yan. Opo. Sa lahat ng mag-asong ganyan. Mm-hmm. Kaya, kasi nakita naman buong ano, buong mundo na kung anong pagpatay sa akin, karumal-tumal na ginawa niya sa aking dalawang ano, pamilya. Mm-hmm. Eh, ito ng mga tao. Mm-hmm. Kaya yun lang, sapat na ang ebidensya talaga. Opo. Na, dapat na ano na ako, talaga diretso na dapat siya. Opo. At Tatay Florentino, kasama ko po si Boy Evangelista, pangulo ho ng Volunteers Against Crime and Corruption. Mukhang sila rin po yata ho'y nakatulong rin po para bantayan po itong kaso nito para hindi po malagay sa ano yan, baka magkaroon pa ng magic, no? So baka meron ho kayo mensahe po sa VACC, sir. Ay, sa inyo naman po, maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Talagang kayo, isa po sa aming pinasasalamatan dahil talagang sumusuporta kayo sa aming pamilya sa pag-ano ng lukas ng kaso niyan. At pag-ibig po, maraming salamat po sa inyo. Kaboy, meron kang mensahe, Kaboy, kay Tatay Florentino? Oo, Tatay Florentino, maligaya po kami, masaya po kami, no? Sa ano, nakabit nyo kaagad ang hustisya for 8 months. Ako po, 11 months na po ako lumalaban, nakakulong. Buti na lang, no bail yung mga
yung mga suspects sa pumatay sa anak ko. Going 11 years na po ako, wala pa pong resolution, wala pa pong palang promulgation. Uh-huh. So, masayang-masaya po ako sa inyo, tatay, no? Somehow, nakuha na nyo yung justisya. At kaysa nyo kami sa laban, nandito lang kami, magbabantay. Ang hindi naman tayo titigil doon sa conviction, ang sinasabi ko nga kanina, magbabantay din tayo doon sa loob ng kulungan, sa New Bilibid Prison, kung saan nakita naman natin dito yung mga special treatments. Nandun din tayo, may mga grupo rin tayo na so masyadong vigilant at sa pagbabantay doon sa loob, Tatay Florentino. Ingat po kayo at natutuwa po kami ang grupo po namin. Ayun po, maraming salamat din po sa inyo at natutuwa ako na naging nakapanggal niyo ulit kami sa inyong program niyan. Salamat po. Maraming. Okay, Tatay, maraming salamat po sa inyong pong panahon dito po sa Radyo Pilipinas sa programa pong Walang Sinasanto. Kami po ay mag-aantabay, kami rin po ay magbabantay para matapos sa putong Kayo po ba may natatanggap pa rin buhok pa kayong mga pagbabanta sa buhay ninyo diyan sa kampo ng kalaban? Wala naman po. Dahil maganda na po ang ng PNP sa amin. Palagi kaming parang sinisubaybayan. Ayun, very good, very good. Sige po, Tatay Florentino, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa amin po. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Si Tatay Florentino Gregorio po yan, ang asawa po ng biktima. Tatay rin po, ng dalawa kasing biktima ho doon. Okay, panghuli po, Cowboy, siguro, meron po ba tayong binabantayin pang backlog? Marami pa bang mga pulis na involved na nililitis pa rin kaso? Mukhang mabagal. Dapat bang sundin itong ginawa ng Tarlac RTC? Oh, yung tulad ng sinabi ko nga marami pang cases sa Internal Affairs Service saka sa NAPOLCOM kung saan nagbabantay kami. Mayroon isang conviction but then mga 10 years to sa RTC Antipolo. Isang major to. Yun ang last but still yung mga aming lahat panay ongoing ang lalo na nung nagkaroon ng pandemic, lalong bumagal. But then nakatuto kami, Alex, sa halos lahat ng yung victims na VACC assisted cases. Okay, with that, Cowboy, maraming salamat at salamat sa VACC sa patuloy ninyo pag-alalay sa mga biktima ho ng karumal-dumal na krimen. Thank you, sir. Okay, maraming salamat sa iyo, Alex. Mabuhay po kayo at more power sa istasyon niyo. Thank salamat. You, sir. Cowboy Evangelista po, Pangulo, tagapagsalita rin po ng VACC. Thank you, sir. Ingat po kayo. Okay, bago tayo mag-break, ito, mabilisan na lang. Nasa linya ngayon po si Brigadier General Valeriano De Leon ng Central Luzon PNP. No? Siya po regional director po dyan. General Val, good afternoon, sir. Si Alex Santos po. General De Leon, sir. Good afternoon, sir. O, wala pa, naputol? Naputol, okay. Siguro babalikan nun natin. Magbe-break lang tayo. Launa, 43 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig. Sarap ng totoo. Sakrang ka na naman ako, Pops. Kalma ka na. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma ka na. Sa grocery ka lang nagmotor. Pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana. With thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Alam niyo bang 4.26% lamang ay inyong buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa privado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Matapang, ngunit patas. Matalino at matatas. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
a.m. Okay, alauna 45 na po ng hapon. Tulad ng binanggit ko po, breaking story po to na nahatulan na po ang pulis na namaril po na dalawa katao po dyan sa Paniki, Tarlac. Siya po'y nahatulan po ng reclusion perpetua. Ito pong si Staff Sergeant Jonel Nuesca. Para sa panig naman po ng PNP, kusapin po natin ang Regional Director po ng Central Luzon, Region 3. Walang iba kung si Brigadier General Valeriano De Leon. General, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Alex, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa iyong tagapakinig at tagasubaybay ng iyong himpilan. Opo. General, ano pong mensaheng dala nito pong paglalabas po ng hatol laban po sa inyo pong kabaro na si Jonel Nuesca? Well, sa side siguro ng biktima, justice is served, no? At natutuwa rin kami because ang buong kapulisan ng Region 3 kung saan nangyari ang insidente ay nag-submit kami ng airtight case. This is in accordance with the instruction of the former Chief PNP General De Bolchinas, na ganun din ang patuloy na instruction ng ating kasalukuyang Chief PNP na si General Gilor Eliasar dito sa kanyang intensified cleanliness policy. Alam po ninyo, ngayon, hindi na enough. It's not enough that we filed the case against anyone. Mm-hmm. But it is incumbent upon any police officer to monitor the progress of the case. Mm-hmm. Kaya itong pangyayari na ito, after several number of hearings and for less than a year of hearing, ay nahatulan ni Tarlac Judge Stella Marie Ganda Asuncion ang hatol ng 2 counts of reclusion perpetua, no? At ang pagbabayad ng almost half a million each sa dalawang nasawing biktima. Oho. So parang nabuhayan at nabigyan po ng pag-asa ang ating po mga kababayan, lalo't kung ang mga gumawa ho ng krimen ay mga men in uniform po, General, no? Talagang meron pong parusang nakaatang sa kanila kapag sila po'y gumawa noon ng masama. Tama ka dyan, Alex. And sa amin, whether you are a police officer or whether you are civilian, pareho lang yun, no? Nakakaano nga dahil kami ay merong authority. Pero lamang, itong pangyayari na to ay meron tayong malakas na ebidensya from the taken truth. Nakuha ito sa cellphone at saka sa iba't ibang ebidensya na isinabit namin sa korte. Mm-hmm. At hindi naman nagkaroon ng katagalan tulad ng mga iba't ibang murder cases in the country. Mm-hmm. Ako ay nagagalak at siguro naman na ito ay justice served. But sa kabilang banda, ako rin ay nalulungkot dahil isang membro ng ating kapulisan na naman ang tuluyang mawawala sa serbisyo. Ngunit ito naman ay kanyang ginusto. So he really has to face the consequence. Oho. At siguro pang huli po, General, anong mensaheng dala nito? Lalo't kung meron tayong armas, lalo na yung mga men in uniform, medyo siguro mag-isip-isip muna, no? Huminga ng malalim at huwag kong gatilyo kagad ang hawakan, sir. Well, we are trained to be very, kailangan mapasensyoso tayo, kailangan habaan natin ng ating pasensya. Yeah. At sabihin natin we are even superior kasi meron tayong baril. Kung kaya naman nating huminga ng malalim tulad ng nasabi mo kasama ng Alex. Opo. Huminga na lang tayo ng malalim tulad ng minsan pag napapagalitan tayo ng ating mga misis. Huminga na lang tayo ng malalim. Ano? Opo. Seriously speaking, yeah. Tama po yan na kailangan ipaunawa natin. And this has been a part of our PIC, yung sa ating kapulisan dito na kailangan na maging mapasensyoso. Mm-hmm. Tulad ng sabi natin dito sa pagpapasagawa ng checkpoint sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon, mm-hmm, lagi kong pinapahalaanan ng ating mga tauhan na tayo maging mapasensyoso. Alam niyo, napakainit lahat ng ulo ng tao ngayon, lalo dyan sa checkpoint. Yes. Kaya sa rin ito na
Mayroon mga civilian, mayroon mga naantalan, minsan ay pinagsasabihan tayo. Ituturo po natin yan, yung tamang paghinga ng malalim. Okay. With that, General, well said po. Thank you so much po for your time. At ingat po kayo dyan sa inyo pong destination po, sa inyo pong lugar sa Region 3. Thank you, sir. Salamat sa serbisyo. Okay, salamat po at mabuhay kayo. Thank you, sir. Si Brigadier General Val De Leon po ng Region 3 o sa Central Luzon, Philippine National Police. Okay, kuha muna tayo ng report mula po sa Kamara siguro to, no? Yung pagpopondo daw sa COVID-19 booster shots, pinagkukonsidera na ilipat sa program funds. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kathleen, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umaasa si Marikina Representative Stella Kimbo na irekonsidera ng DBM na mailipat sa program funds ang pondo para sa COVID-19 booster shots. Punto ni Kimbo, kada imposition ng community restrictions ay pumapalo sa 82 billion ang mawawalan tax revenue sa bansa. Dahil dito, hindi mapopondohan ng 151 billion ang program funds kung saan nakapaloob ang booster shots. Paliwanag naman ni DBM OICT na kanda, iniligay sa unprogram funds ang 45 billion na pambili ng COVID-19 booster vaccines dahil hindi pa nila batid kung kailangan nga nito. Pagtitiyak naman ni kanda na mayroong nakapaloob na pondo sa DOH pambili ng COVID-19 vaccines para sa first at second dose ng nasa 80 million na mga Pilipino. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Kathleen. Mula po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dako naman tayo sa probinsya mula po sa parte ho ng Santos, sa may Pangasinan, no? May git-anim na pong individual na kabilang sa IP community na naninirahan po sa mga disadvantaged area sa isang bayan po sa Pangasinan. Fully vaccinated na. Yun ang maganda. Di ba na-interview natin yung commissioner po ng indigenous people, no? So ito na po yung reaction at epekto na ginawa ho nila. Detalye mula kay Mildred Coquia. Mildred, go! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtungo ang grupo ng bakunador mula sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan sa pangunguna ng kanilang Dr. Mayor Alicia Primicias Enriquez sa malayong barangay ng Maliko. Pinuntahan nila ang mga residenteng kabilang sa Indigenous Peoples Community upang maibigay ang kanilang second dose ng bakuna kontra COVID-19. Matatanda ang July 17 nang sumailalim sa res bakuna ang may 63 residente dito habang 21 naman ang nabakunahan din laban sa trangkaso. Naka-schedule ang second dose vaccination sa mga ito kaya isinabay na rin ang anti-flu vaccination sa iba pang residente upang ma-maximize ang pagbisita sa lugar. Classified bilang geographically isolated and disadvantaged area, ito ay matatagpuan sa tuktok ng bundok ng Caraballo, 40 kilometers ang layo ng lugar mula sa bayan at malapit na sa border ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Sinabi ng alkalde na bahagi ito ng kanilang programa na bringing the government closer to the people upang makasigurong na ibibigay ang tamang atensyon sa mga nasa remote areas. Aniya, mahirap at magastos para sa mga residente doon ang pumunta sa bayan para magpabakuna kaya ang LGU ang nagdala nito sa kanila. Manipod Dayum, Pangasinan, Marie Mildred Estrada Coquia. Thank you, Mildred Coquia, mula po dyan sa Pangasinan. Sunod naman natin, mula naman po sa Calabarzon, detalye mula kay Tom Alvarez tungkol to sa COVID-19 update po doon. Go ahead, Tom. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayun, Tom. Go ahead, Tom. Nawala si Tom. Nandiyan ba? Tom Alvarez, nawala si Tom Alvarez. Okay, siguro wala na tayong oras, no? Siguro antabayanan niyo na lamang po ang news update na ibabahagi po yan ng ating pong News and Information Center dyan po sa Radyo Pilipinas. Alauna, 54, hindi tayo nag-overtime, ha? Maraming salamat po sa ating pong mga katuwang sa technical side, si Ronel Abundo at si Ren Bergavera at syempre ating pong Executive Producer Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, kita-kita tayo. Bye! We know you're always on the go. The go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo... Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong palakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan,
pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Umibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulan Bayan. Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting ng mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Hindi nang health protocols laban po ang cashless toll payment. Kung pwesto pong nakatutok ngayon, PTV.